Ako kasi naibigyan na rin yung pinaka the best nila. So although hindi kami nanalo, pero medyo nakitaan ko ang mga players na may potential naman sila. It's just kulang lang kami ng training, long training, and besides, malaki na nung pala yung psychological effect nila nung napabayaran sila ng aming sponsor. So with the help of PVL, thank you so much dun sa PVL and organized. Sila yung talagang tumulong sa amin. At yung mga bata, naging kampante, naging ibang wala na silang masyadong iniisip sa game nila. They just play. So, kita naman ninyo na dumidikit kami sa kalaban. Pero siyempre, ang kalaban talaga namin is sobrang for how many years na silang nagsama-sama compared sa amin. 1 week, then puro laro na. Coach, ano lang yung naging atmosphere sa dugout ng mga players yung after nito? Natapos na nga yung conference. Masaya naman sila. Kasi nag-thank you naman ako sa kanila. Kasi the end nga ng games namin today. Mayroon lang akong reminder sa mga players and coaches na they should treat their coaches and players as part of their family. Hindi dapat yung hihilahin pababa, dapat hilahin nila paangat ang bawat isa. Kasi nakita ko yung potential nila. Sabi ko nga, may potential kayo. It's just yung training period natin kulang and yung attitude ng bawat isa hindi pa magkakilala. So nung nakatatlong game na kami, nakita ko na yung communication talaga nila. Nag-coordinate na sila and may response na kagad sila if ever na nagkamay lang isa, may response na kagad ng bawat isa. Coach, gana po kayong ma-proud sa team given na yung controversy na nangyari para matapos yung conference ng ganito ng buo? Actually, proud ako kasi I do my job as a coach at saka I do my job as part of their family kasi natulungan nga kami na yung problem namin sa salary, nakakamalaking tulong yon. So hindi ko na iniisip yung sarili ko, ang iniisip ko na yung mga bata kasi galing din naman ako dyan na player. So magkakaproblema ng ganyan, syempre, it's psychological na may effect sa kanila. So masaya ako na natulungan ko sila up to now. And I told him naman na if you are going to continue your passion to play volleyball, dapat after this one, natuloy-tuloy lang sila ng training. Why? Maraming batang umuusbong. Aminin natin, sa liga ng PBL, maraming batang umuusbong, maraming batang gustong maglaro. At yung mga naglalaro before na nag-graduate na at saka may mga work na, may mga asawa na, pag hindi nila nami-maintain yung sarili nila, bababa sila. Yung mga bata ngayon na umakyat. Nakita naman natin. Coach, ano na lang, with a new owner sa team, ano may plans na ba na binigay or what's next para sa buong team? Actually, lagi kong kausap yung Good Samaritan. He told me na as of now, kasi darating siya by tomorrow, ang PBL muna ang mag-handle sa amin. So tapos na ang game, sabi lang sa akin na mag-uusap sila ni Sir Ricky Palo. Ako, I hope na ituloy niya, yung team at mag-recruit lang ng mga magagandang players coming from the UAP NCA na magagaling at mga sabihin nating high caliber na mga players na pwedeng offeran. Kasi kung hindi naman tayo mag-offer, hindi naman kami makaka-abot sa kanila. So ayun, so far sabi lang sa akin, stay put ka lang coach kasi mag-meeting pa sila ni Sir Ricky Palo. Coach,